The Strategic Plan for Judicial Innovations of the Supreme Court of the Philippines for 2022 to 2027. Welcome back. Naku, ang ganda ng ating kwentuhan. Actually, mas maganda yung kwentuhan off the air. So, tignan natin kung papayagan tayong ipalabas yung aming kwentuhan off the air. So, kasama pa rin po natin yung atin pong mga honorable justices. And this time, let's talk about the so-called hoodlums in robes. Diba? Ano ba ang ginagawa ng Korte Suprema? Bakit hindi mamatay-matay yung issue ng korupsyon sa Judikatura? One of the SPJI's flagship programs is a campaign for ethical responsibility. So recently, the court launched the ethics caravan for the proposed Code of Professional Responsibility and Accountability. Please give us the purpose of the ethics caravan and the salient features of the proposed code. So sino bang sasagot niyan? Okay, ako muna. Okay. Okay. Tawagin natin siya sa pangalang CIPRA. CIPRA. Code of Professional Responsibility and Accountability. Mm-hmm. Ang original iteration niya na hanggang ngayon effective pa ay CPR Code of Professional Responsibility. Mm-hmm. Nagsimula yung realization ng court na kailangan i-revise na natin ang CPR. And then parallel to it, ay nag-ethics caravan tayo. Yung launch namin nang ganap na sa Cebu City, San Carlos University, inisip namin na dapat lahat sa law school natin gawin kasi ang ethics dun lahat nagsisimula. Oh, yes. Okay, yung molding ng mga bata na magiging future na mga abogado, doon lahat nagsisimula at doon tayo bumalik. So very progressive, no? Obviously, yes. All of you in the kumbaga may foresight. Meron lang akong gustong idagdag sana, Jing. Mm-hmm. Kasi you mentioned yung mga hoodlums in robe. Mm-hmm. Ito pong CIPRA governs the lawyers, no? Members of the bar, not the members of the judiciary. Mm-hmm. Iba naman yung code of conduct para sa judiciary. Mm-hmm. Sinasabi ni Chief Justice Lage, kahit saan siya pumunta, that we will protect you, judges. Makakaasa kayo sa amin. Nandyan kami anytime na kailangan nyo kami. Subalit, sa mga taong mga hukom na hindi karapat-dapat, sa mga hukom na corrupt, sa mga hukom na nagba-violate ng code of conduct, ito din lang ang sasabihin namin sa inyo na we will see to it that you will be charged and sanctioned if proper. Kailangan din naming gumamit ng kamay na bakal para ma-cleanse yung ating ranks at magkaroon ng tunay na hustisya. Jing, go. May I add, no? We have a new vital office that addresses that. Meron na kaming Judicial Integrity Board from JIB. Bago rin yan? Yes po. Okay. Dati po kasi ang Office of the Court Administrator kasama sa kanyang duties and responsibilities yung pag-imbestiga sa mga administrative complaints sa ating mga huwes. Ngayon, hiniwalay namin yan, nilagay namin sa JIB. Mm-hmm. And this is chaired by talagang solid rock na dalawang retirado mahistrado ng Supreme Court, si Justice Romy Calliejo bilang chair at si Vice Chair Justice Angelina Gutierrez. Okay, so yung mga tiwaling hukom, dapat matakot, pero yung mga matitino, huwag mabahala. Tama po yan. Okay. Very well said. Ito po ay, we're at the tail end of our program. And well, yung atin pong pinag-uusapan ngayon ay, matagal na po kasi no, yung pagpapalit ng mga Chief Justices. The Supreme Court has had 8 Chief Justices in the last 20 years. So every Chief Justice had his or her own plans or initiatives in terms of judicial reforms. So ang tanong, ito pong SPJI 2022 to 2027 ay kakaiba ba to? Anong magiging kakaiba dito compared dun sa mga dati pang initiatives ng iba pong mga Chief Justices? Unahin natin si Justice Mario. Jing, ay matagal na rin yan. In fact, itinuloy lang ni Chief Justice dahil hindi yan itinutuloy ng mga ibang Chief Justice. Ngayon,
ito ay initial stage na ginawang 5-year plan ni Chief Justice to address these issues arising from the SPJI within a period of 5 years, with an intention that after he retires, this project shall continue. And these changes, as long as there is a unity among the justices, will be a success. Kasi kung nagkakaisa naman tayo, maski may pagbabago, mayroon tayong isang layunin, eh magtatagumpay ang project na SPJI. So ito pong SPJI, ang pinapaliwanag niyo, Justice, will go beyond term of the current Chief Justice, yes, and therefore may continuity. Yes. Yan ang purpose ni Chief Justice. Hindi lang ito. Ang umpisa nga lang ay very aggressive and intensive. Para yung susunod ay meron na kaagad pagsisimulan. Para may master plan na rin, yes, no? Nagagabay. In fact, yun nga, dapat sasabihin ko, ito ay isang disenyo na binalangkas ng Supreme Court upang magkaroon tayo ng tunay at epektibong hudikatura. Actually, sarap pakinggan, no? Nung isa kasi sinasabi niyong apat na ito ay you're embracing, no? SPJI, and lahat kayo ay pag-aari ninyo, yes, yes. SPJI. It goes beyond the leadership of the current Chief Justice. So nakakatuwa rin naman siya, 'di ba? For including all of you in this effort. So magiging ma-action ang mga susunod na kabanata sa Korte Suprema. Exciting. Sayang hindi na ako justice beat ngayon. Pwede na kang bumalik. Pwede na ako bumalik. Ayan. Pero lahat po tayo, kasama ako doon, kayo pong nanonood sa amin, lahat po tayo ay kailangan po nating abangan ang pagpapatupad ng mga programang ito. Work in progress. Diba? May mga ibang by January or February ay makukumpleto, may ibang ready na ngayon. So in other words, nakatutok po ang sambayan ng Pilipino. At bago po tayo magpaalam, maiksing lamang po ang inyo pong mensahe sa atin pong sambayanan. Kayo na po, Justice Mon. Maraming salamat, Jing. Sa ating pong mga kababayan, nais po namin ipaalam sa inyo na inyong Korte Suprema ay nagpapatupad ngayon ng mga importanteng reforma na related po sa hudikatura. Ito pong programa ni Chief Justice na Strategic Planning for the Judiciary Initiative ay napaka-importante po. Dahil ito po ay isang reforma na sa tingin namin ay makakapagbigay talaga ng magandang imahen at resulta para sa administrasyon ng hustisya. Maraming pong salamat. Justice Amy? Hello, Jing. Again, thank you, mga kababayan. Hindi po namin nakikita ang records ng kaso bilang mga papel lamang. Ang nakikita namin doon ay ang inyong buhay at ang inyong pagnanasa na magkaroon ng hustisya. Nararamdaman po namin kayo at nagsisikap po kami na maatim natin ang lahat ng ating minimithi. Katarungan, isang mabilis na katarungan para sa lahat. Maraming salamat. Justice Mario? Jing, alam mo, ang isang tunay na layunin ng SPJI ay ipakita na ang husgado ay siyang huling baluarte ng katarungan at katotohanan. At ang bagay na yan ay we will be able to achieve it through innovation, effectiveness, and accessibility. Now, we will be able to achieve this if the people will also help and cooperate with this intention of the SPJI. Sa kooperasyon ng mga tao, at kung yan ay magaganap, walang dahilan na hindi tayo magtatagumpay at ipakita sa buong mundo ang ating hudikatura ay talagang huling baluarte ng katarungan at katotohanan. Wow, sarap pakinggan. Justice Monet. Thank you, Jing. Ako ay may apat na anak, no? At ang lahat ng bagay ay gagawin ko
para sila ay ipagtanggol, kalingain, arugain. Iyan ang maaasahan ninyo mula sa inyong Korte Suprema at iyan ay ginagawa namin ngayon sa pamamagitan ng SPJI. So sa SPJI, wala nang justice tease. SPJI, coming to a court near you. And that concludes our interviews today with our honorable Supreme Court Justices. Palakpakan naman natin sila. Ay nako, sobrang impressive. Grabe, sobra. And that's why I'd like to thank all of you, but of course we'd also like to thank the 15 members of the court for giving us the chance to know the Supreme Court better. Wala sila dito, no? Pero pasalamatan natin sila. Isa-isahin po natin, of course, Chief Justice Alexander Gesmundo, Senior Associate Justice Marvick Leonen, Justice Alfredo Benjamin Kagiwa, Justice Ramon Paul Hernando, Justice Amy Lazaro Javier, Justice Henry Jean Paul Inting, Justice Rodil Zalameda, Justice Mario Lopez, Justice Samuel Garland, Justice Ricardo Rosario, Justice Joseph Lopez, Justice Japar Dimaampau, Justice Jose Maidas Marquez, and Justice Antonio Co. Jr., Justice Maria Filomena Singh, Justice Monet, na nandito po ngayon. So again, special thanks to all of our panelists for finding the time to explain to us what's in store for the judiciary in the coming months. At ako po personally, ang dami kong natutunan sa kwentuhang ito. Sana kayo rin po, no? Marami po kayong natutunan. At dahil digital na nga tayo, sabi nga ng ating justices, pwede nyo po ito balik-balikan. Hold them, the entire Supreme Court, accountable. Diba? Yung mga pinangako nila dito po sa SPJI, tignan ninyo at balikan ninyo kung hindi po nila naipatupad. Mabilis at patas na hustisya po para sa lahat. Yan po ang ating hiling. At ito po ay isang makasaysayang araw, hindi lamang po para sa Supreme Court, kundi para din po sa bawat Pilipino, sa atin pong lahat. So to formally launch the SPJI, the Supreme Court Unbank will hold a special session. Let us wish all the best for the Supreme Court in implementing the SPJI. In the end, the success of the SPJI will not just benefit court users, but it will also ensure peace, stability, and progress in our land. Once more, I am Jinka Sanyeda. Thank you for joining us.